Manila. So yan mga loli, no, nakikita nyo, yan ang Manukan public racetrack na naman. Hataw na naman sila ng hataw, di ba? Kahit pala naisip ko, kahit pala anong nangyaring brutal accident dyan, talagang tuloy-tuloy pa rin yung laban nila talaga. Talagang grabe yung racing. Parang walang mga na-trauma, mga ganun. Hindi ko lang alam kung anong gusto nilang patunayan. Kunti na lang, maaabot na. Kunti na lang, maaabot na ni Lodi. No? Basta grabe na naman yung bakbakan niya noong Sunday. O, bubakbak na naman yung sa Manukan. Yan, nakikita nyo, di ba? Huling, di ba? Mga ayaw paawat yan. Laban lang ng laban. Ang lupit! So, syempre, lagi natin pinapayo dyan sa lahat ng mga umaakit ng Marilac. Huwag na kayong magmatulin na ganyan. No? Sobrang tutulin nila. So, sila din natin kayang pigilan eh, kasi passionate. Mga nagre-racing ng ganyan, tataka ba kayo bakit di sila naubusan ng gasolina? Kaya di sila naubusan ng gasolina. May dala yan eh, mga galon-galon. Nakatago lang dyan. Pag maubusan na, sali na naman. Tapos sabak na naman. Yung mga style dito. Kung gusto nyo mag-racing-racing dito, dapat lagpas full tank. Pero hindi dapat kasi public road to. Hindi naman to racetrack. Kaya bigay na natin sa kanila yan. So akala ko nung natapos yung brutal accident, lahat mag-iingat na. Pero parang wala. Minsan tama rin yung viewers eh, no? Talagang walang nadadala. Kaya tuloy yung mga iba dyan na chill ride, natatakot na rin umakyat. O di kaya, merong mga chill ride naman na umakyat. Kaso sobra na talaga silang gilid. Nasa maidang na sila malapit dahil nga siguro aware din sila sa mga nangyayari. Napapanood din nila sa YouTube, sa Facebook. So, yun talaga mga tunay na nangyayari dyan sa Marilac, no? Sa mga hindi nakakapunta ng Marilac. Tapos karamihan pa nang nalidisgrasya dyan, puro yung mga first time. Lagay lang sa sponge, no? Ayan. Taktak lang natin. So, yung mga motor kasi natin, may mga matte parts at glossy parts dyan. So, dito, matte parts. Ayan. So, nakikita nyo. So, kalimitan kasi dito sa mga matte parts sa atin, black parts. Black, matte black, no? Nawawala yung namumuti niya. Oo, hindi na siya namumuti. O ngayon, ito yung pinaka-best na product para sa ating mga matte parts. Sila yung mayari dyan. Pwede na magsalamin, no? Oo, pwede na ako magsalamin dyan, ha? Yan. Ang ito yung mga punas pa lang, no? Isang punas pa lang yun. Ayan. Para ang hindi mo namang pumunas, no? Siyempre. Nanay, feeling siya. May hagod ko. May hagod. May tamang hagod yun. Hindi, biro lang. Salamat kayo, sir. Thank you, thank you. Effective, shiny na, shiny. Maraming salamat. Suporta, tiwala. Thank you, sir. Sila, sir, at sila, ma'am, yung nagpapatunay na effective yung ating aeroplos. Yung ating aeroplos. Malupit talaga, malupit. Maraming kalahok. So, eto na naman nangyari. Ay, nako, grabe to mga lodi. Umagang umaga talaga yan, wala pa ganun tao. Ganyan ang nangyayari pag mabilis kayo sa kurbada na yan. Lalagpas kayo sa linya na yan. Tapos, tatimingan pa sasakyan sa kabila. So, yung sasakyan na blue, yan ang nadamay. So, Margo yung nakamotor na mag-backride sila, no? So, yan, talagang wasak. Tapos, ay malubha yung lagay nung rider. Diba? Wala namang nakukuha kasi sa pagiging matulin dyan, eh. Lalo na kung baguhan ka lang naaakyat ng Marilac, eh. Huwag ka makipagsabayan sa mga matutulin kung hindi mo kabisado yung kurbada. At saka... mga lodi... Ang hirap madisgrasya dyan sa Marilac, no? Dahil nga, bundok siya. Pagka nadisgrasya dyan, ang grabe talaga, kaya may mga bali. Medyo may katagalan din talaga yung ambulance. Dahil minsan yung ambulance,
yung ambulance manggagaling pa sa baba, minsan naman dun pa sa taas. So matagal, tumatakbo rin ng mga 40 minutes to 1 hour. So imbis na ganyan ang gawin nyo, magwas-was-was-was, eh mag-isip kayo ng mabuti. Alam nyo, dapat chill ride lang talaga kasi kung view ang hanap nyo, ang ganda ng view ng Marilaki, Tanay Rizal, di ba? Yun na lang yung sulitin natin, di yung racing-racing. Oo, oh, masarap mag-racing talaga, magpatakbo ng matulin. Pero tingnan mo naman kung magkakaganyan ka, kung gustuhin mo pa bang magpatakbo ng matulin, di ba? So, ingat lagi mga Lodi. Yan, sa mga oras na yan, nagtatawag na yung mga tao dyan ng ambulance, no? Yung mga nakatira dyan, yung mga may-ari ng kainan, mga tumutulong naman yan eh. Pag kami na aksidente, sila yung gumagamot pagka ano lang, hindi masyadong malala. Pero kung malala, ambulance na tinatawagan nila dyan. So, kumokontak na dyan ng ambulance, no? Tsaka yung police, may tumawag na rin ng police. Dahil wala pa rin dumadating dyan, kaya pinuntahan na para mag-assist din, mag-asikaso. So, yan yung mga nangyayari dyan sa ano. Ako, ano lang kasi, paulit-ulit na lang yung ganyan eh. Pero ang masama kasi yung pabrutal ng pabrutal talaga. May iba kasing talagang sagad kung sagad. Kahit wala sa kakayanan nila na banking, banking pa rin ang banking. Yan tuloy nangyayari. Marami na palang nangyari so, ngayon. So, dumating na yung peso dyan. Nagtatanong pati yung police kung sino daw nakakuha meron, kung meron ng kami dito. Video meron, no, para sa investigasyon nila. So, binigyan naman, no, may mga nagbigay so, din dyan ng video na nakakuha. Para proof na rin, no. Para malaman na rin kung sino mali. Pero alas kita, kunti eh. So, yan. Kaysa tapos wala pang lisensya yung driver. Opo. Ang hirap ng ganyan. Nilagay ko na yung sa Facebook mo. Bakit pala? Nakasabi na ako eh. Sayo, sayo na. May video ko na. Yan, binuwat na siya ng mga kasama, no? Tinayo na agad yung naaksidente, di ba? Dapat huwag mo nang gagalawin kasi baka mamaya may bali. Pero may bali nga yan. So, ginalaw nila, ginawa nila, tinayo nila, tinabi nila dun sa may damo, no? Hindi na nila naantay yung ambulance, yan, no? Binubuhat nila, eh, sobrang nanghihina pa, luntay pa yung katawan, no? Binuhat agad, mali-mali dapat yung ganyan, eh. Na gawain. Mga, yung mga bumubuhat sa kanya, mga kasamahan niya yan sa bag ride. Yan, binuhat siya, ginawa, tinatabi siya dun sa damuhan. So, ginalaw siya yung katawan niya. Dapat, hindi dapat galaw.